welcome back mga master. Welcome back sa aking channel. Dito sa episode na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong Mazzer grinder na nasa likod ko. Ayan. Para naman sa kaalaman ng mga bagong barista na mga hindi pa nakagamit ng ganyang grinder. Ayan. At sa mga tagal na sa servisyo bilang barista na nakagamit na rin ito, tara, samahan nyo ako paano siya gamitin. Masters, nandito na tayo. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ito. Nandito sa tagliran niya is yung switch niya. Ayan, i-turn on niyo lang. Ito yung turn on niya sa may gilid. So ayan, makikita niyo, gumana na siya. Meron na siyang nadodose na 1,263. Kung inyong mapapansin, meron dyan na may kulay green na dyan na ibig sabihin is nakabukas na siya. So ayan mga masters, papansin na nandito tayo sa may pinaka board niya. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya iset. Kung gusto niyo siyang i-calibrate, basically naman is 18 to 21 tayo. So ganito lang po sa mga masters. Sa mga hindi pa nakakagamit diyan ng ganitong grinder, sa mga nakagamit na ito, samahan niyo lang ako. Oh, come on, man. Ito gamitin. So ayan po, i-press niyo lang po yung menu. Press niyo lang po 'yan mga ilang segundo. So ayan, makikita nyo po may apat na guhit dyan na nagbi-blink-blink. So, pag nakita nyo po yan is, ibig sabihin, pwede na kayong pumili ng button na kung ano yung i-calibrate nyo. For example, single or double. So, dahil po, papakita ko sa inyo yung gagamitin nyo. So, dito muna po tayo sa single. So, i-click nyo lang po yung single. So, ayan, automatic po yan. Lalabas na po yung prepared dose mo. Kung ilang segundo mo siya idodose. So ayan, nasa single tayo. Kung gusto niyo namang dagdagan, ito lang po, nandito rin po sa ano, sa mga minus, may minus po diyan, niyan. Kung inyong mapapansin, nagbawas na po yung 7 ano. Ginagawa mo. Minus po 'yan. So kung gusto niyo rin pong dagdagan, depende po sa kung ano nga po ang prefer niyong dose niya. I-click niyo rin po 'yan. I-press niyo lang po yung plus. Ayan. Balik po natin sa. So ayan na po, nasa 7 na po siya. Press niyo lang po ng mga ilang segundo ulit. Nagbi-blink po siya. So, automatic po siya. Babalik po siya sa pinaka-main board niya. So, ayan po. Pinakita ko na po sa inyo kung paano sa i-click sa single. So, ito naman po. Ipapakita ko sa inyo kung paano po i-set. Kung paano po i-set sa double. So, ganun din po. I-click nyo rin po ito. Ilang segundo. Nakita nyo na po. Nandyan na po ulit yung apat na linya na nagbi-blink-blink. So, i-click nyo rin po itong ano, double shot. Ayan. Isang press lang po, nakita nyo po, is 12.30. So, ganun din po. Katulad sa single, ganun din po sa double. Kung gusto nyo pong dagdagan, depende po sa prepare nyo, kung ano po yung paano nyo po sa kinalibrate. Ayan, dadagdagan nyo lang po yan. Pindutin nyo yung plus, dadagdag na po yan. So, gusto nyo yung minus, kung depende rin po sa kung ano yung prepare nyo, kawasan nyo po yan. Ayan. So, ayan, nakabalik na po sa dati nyo. Ganun din po, i-click nyo lang po ulit yung menu. Ilang segundo rin po. Ginagawa. Magbi-blink siya, tapos automatic babalik na po siya sa pinaka board niya. So ayan po. Nakita niyo yung mga master kung paano siya gamitin. So ito rin po nandiyan, nandito rin po yung channeling natin. So kung makikita niyo po, mayroon po yung nakalagay diyan, coarse or fine. So ayan, sa mga baristas natin, alam niyo na yun kung paano niyo i-calibrate, depende sa prepare niyo. Depende sa beans nyo, ilang gramo ang gagamitin yung beans. So, depende sa inyo yan. So, i-calibrate nyo lang po yan. So, counterclockwise nyo po is papunta po sa fine. So, clockwise po is papunta sa coarse. So, ayan po. Yan lang po i-adjust nyo ito. Wala na po kayong ibang pipindutin dyan. Hindi po katulad ng ibang grinder na may press pa po kayo para mag-adjust to. Ito. Sa mga bagong barista dyan na wala pang idea kung paano gamitin itong grinder na to, sana po yung nakapunan siya. At yun na po mga masters, nakakita nyo na kung paano gamitin yung Mazzer grinder na nasa likod ko. Ayun mga masters, share ko lang kung anong kahalagahan, kung bakit kailangan nating ginagawa malaman ang bawat equipments na ginagamit natin dito sa bar.
especially yung Mazzer grinder na yan na pinakita ko sa inyo. Dahil sa pag-grind pa lang, kung hindi maayos o hindi calibrated yung grinder nyo, maapektuhan po yung lasa ng ating espresso. So, napaka-importante po niyan na alamin nyo kung paano gamitin yung equipments natin. Kung paano nyo i-calibrate, depende po yan sa kung anong prepare nyo na dose. Kung prepare nyo yung 18, kung prepare nyo yung 21, or kung prepare nyo mas mataas or mas mababa, depende po sa inyo yan. Ang importante po is alam nyo gamitin o paano mag-channeling ng inyong grinder. Dahil konting pagkakamali lang, maapektuhan po ang lasa ng ating espresso. Pwede pong umasim, pwede pong sobrang pait. So mga baristas, alam nyo na dapat alamin kung paano gamitin yung grinder. Sa mga kapwa ko barista yan, keep it up lang. Sa mga baguhan, tuloy-tuloy lang yan. Lahat naman yan nadadaan sa magandang usapan. Giniago! Nadadaan yan sa practice, proper training. Magtanong kayo sa mga giniago, head barista nyo, sa mga senior baristas nyo. Hindi mo rin masasabi na alam mo na ang lahat. Ayan. Magtanong. Laging magtanong. Laging tatandaan. Magtanong. Para mas lumami ang inyong kalaman, magtanong. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, ayan, pakisubscribe naman. Sa mga maraming salamat sa panonood, mga masters. Hanggang sa muli. Bye-bye!